Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Disyembre 12 at ngayong araw na ito ay mas palalalimin natin ang ating kasanayan hinggil sa teoryang imahismo. Dalawang teorya ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito ay ang teoryang imahismo at ang teoryang realismo. At ating kikilalanin ang mga haligi sa likod ng mga teoryang ito at upang mas malaman natin ito ay ating simulan na ang ating pagtalakay sapagkat matapos po ang ating panonood ng video na ito ay may gawain tayo na ating gagawin sa Google Classroom. Okay? So ngayong umaga, kung titingnan natin dyan sa ating PowerPoint presentation, nakikita natin dito yung upuan at yung imahe ng upuan na yan. At syempre kapag nakikita natin yung upuan na yan, napakaraming interpretasyon ang pumapasok sa ating mga isipan. Nariyan ang posisyon o yung tinatawag nating kapangyarihan. Ano? At sabi nga natin, ang upuan ay isang awitin no, na nalikha ng kilalang si Glock 9. Okay? At alam naman natin na bilang isang rapper ay ginagamit niya ang kaniyang plataforma para magbigay ng impormasyon sa kanyang mga tagapakinig kung ano nga ba ang mensahe ng bawat awitin na kanyang mga nililikha. At sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang teoryang imahismo. Ang teoryang imahismo, ang layunin ng teoryang imahismo ay gumamit ng mga imahe na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may akda. Na higit na madaling maunawaan kaysa gumagamit lamang po tayo ng karaniwang salita. Sa halip na paglalarawan at uwirang maglahat po ng mga imahin, ang layong ilantad ng mga ito ay ang totoong kaisipan no, ng pahayag sa loob ng panit. Alam naman natin lahat na mas nagiging maganda at makabuluhan ang isang panitikan kung ito'y gagamitan natin ng mga imahe o yung tinatawag po natin image. Sa pamamagitan po nito ay naipapahayag po ng isang manunulat ang kanyang mga damdamin, ang kanyang mga kaisipan, ang kanyang mga idea o yung kanyang saloobin hinggil sa mga maiinit na issue na maaaring binabangga ng ating lipunan o maaaring ng mismong manunulat. Okay? At ang teoryang imahismo ay unang umusbong sa United States of America at sa bansang sa England. Okay? At yan dalawang yang talaga, dyan talaga nag-start yung paggawa ng mga akda na gumagamit po ng mga imahe. So magkaroon muna tayo ng maikling kasaysayan hinggil sa teoryang imahismo. Sa unang dalawang dekada raw o ikadalawampung siglo, lumaganap ang imahismo or imagism bilang isang kilusang panulaan sa Estados Unidos at Inglaterra. So itong mga ito ay mga kilusan na ang layunin ay gumamit ng mga imahe na magtatatak o masasabi po natin na talaga namang titimo sa ating mga isipan itong mga imahe na ginamit ng mga author na ito. Nagbibigay pansin ito sa hanay ng mga salita, simbolismo at yung mismong nasabing kilusan. So, sa madaling sabi, nag-start ang teoryang imahismo sa paggamit lamang ng at sa pagsisimula lamang bilang isang kilusan, bilang isang revolusyon. Ano, sapagkat alam naman nating lahat na ito yung mga panahon na talagang may mga world war and ginagamit nila yung kanilang plataforma bilang mga manunulat. No, gumagamit sila ng image but behind that image ay mayroong natatagong kahulugan na ipinaglalaban ang mga anong ito, ang mga manunulat na ito. At ayun nga ano, ng panahong ito, paano lumaganap? So ayun nga, katulad na nabanggit ko, during French Revolution, no, that was 1789 to 1799, gumagamit na sila ng mga akda na may teoryang imahismo noong panahon ng monarkiya kay Haring Louis, no, kay Haring Louis XVI at kay Reina Antoinette. So ang motto po ng kilusang imahismong ito ay tatlo. Ito ay yung tinatawag nating liberty o kalayaan, equality o pagkakapantay-pantay,
fraternity o kapatiran. Okay? At nariyan din, no, nakilala naman natin si Napoleon Bonaparte. Okay? Itong mga panahong ito talagang laganap na laganap ang Choryang Imahismo. So tandaan po natin yan because we might encounter that during our midterm exam. Okay? And ayun nga, kung gayon, mula sa pangyayaring naganap sa Pransya, maraming mga manunulat ang unti-unting nagpakilala. Karamihan sa kanilang nagawa ay tungkol sa pag-ibig, sa bayan, sa politika, kapayapaan, karapatan ng kababaihan at iba pa. So, sa madaling sabi, klase, mayroon siyang ipinaglalaban. No, mayroon silang ipinaglalaban dito. Ipinakikita talaga nila dito na dito ay may pinaglalaban talaga nila yan sa pag-ibig, no, talagang politika, katulad nga ng ginawa ni Clock 9, kapayapaan, karapatan ng mga kababaihan. So talagang meron silang layon, kaya sila gumagamit ng image, no? Para hindi bulgaran o lantaran, kasi maaari silang bulihin o di naman kaya ipatayin ng mga may kapangyarihan kapag ganun po ang kanilang ginawa. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, umabot po ito sa bansang Amerika taong 1800s, habang nagaganap ang American Revolution. So as we all know, alam natin yan during the Civil War, World War, at sa Inglaterra noong kalagitnaan ng 1800s na humaharap sa Civil War. Okay, so talagang may rason. Ilan sa mga kilalang pangalan na umusbong sa panahong ito ay si Ezra Pound. Si Ezra Pound ay isang makatang Amerikano na nag-umpisang sumulat ng tula noong unang digma ang pandaigdig. Ang kanyang mga akda ay pumapaksa sa ekonomiya at politika. So sa madaling sabi, si Ginoong Ezra Pound ay nakilala bilang isang mahusay na manunulat, no? Isang makata. So mahilig siyang gumawa ng mga tula. At ang kanyang akda ay madalas ay may kinalaman sa mga problema sa ekonomiya at sa politika. Okay? Ngayon, nakilala rin dyan si Amy Laswell. Okay, si Amy Laswell ay isang makatang Amerikano. Isa po siyang lesbian. At karamihan sa kanyang akda ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. So bilang isang babae, ipinaglalaban niya yung karapatan ng mga kababaihan. Okay? At ang lahat ng kanyang tula ay nakasulat sa malayang talutulat. So ibig sabihin, hindi siya nakatalis doon sa tradisyonal na proseso ng pagsulat ng tula. No, ayan po si Amy Laswell. So mostly po ng gawa ni Amy Laswell ay may kinalaman sa karapatan po ng mga kababaihan. Nariyan ding umusbong itong si John Gold Fletcher, isa po siyang makatang Amerikano na nakapagtapos po o nakapag-aral po sa Harvard University. So wow, nang sana all. At ang paksa ng kanyang tula, ito po sinaganap ng modernization sa Amerika. So that was the time na talaga nagkakaroon po ng modernization sa Amerika. And si John Gold Fletcher ay isa sa kanyang ipinaglalaban sa kanyang mga akda. Ay itong mga may kinalaman po, no, sa modernization ng Amerika. At nakilala bilang hari ng tugmaan sa paggawa ng tula. Si Amy Laswell ay nakilala sa paggawa ng kanyang mga akda na walang sukat, ibig sabihin malaya ang kanyang talunturan. Maaaring sa unang linya ay 12, sa sumunod ay 16 or 8. So wala, nababali po yung tradisyonal. Ngunit si John Gold Fletcher naman, madalas may tugma. No? At talagang yung dulo talagang magkakatunog po. Ayan, si John Gold Fletcher. At sumunod naman ay si Hilda Doolittle. Si Hilda Doolittle ay kilala sa larangan ng tula, maikling kwento, nobela, at naging inspirasyon niya ang kamatayan ng kanyang kuya noong unang digmaan upang makagawa ng akda. So, sabi nga si Hilda Doolittle, ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang kuya na namatay noong unang digmaan, ano? First World War. At nakagawa po siya ng tanka, haiku, at malayang talunturan. Okay? So, ayan po si Hilda Doolittle. At syempre, narito din si David Herbert Lawrence. Isa po siyang manulat na nagmula po sa bansang Inglaterra. At ang kanyang mga naisulat ay may kinalaman sa larangan ng tula, dula, nobela, sanaysay.
At take note, isa rin po siyang pintor. Ang kanyang tula ay nakapokus sa walang hanggang pag-ibig. So, karamihan sa atin ngayon naniniwala, no, no, walang forever. But for David Herbert Lawrence, iba yung si David Herbert Lawrence, naniniwala siya na mayroong forever na pagmamahal. Wow, sana all, okay? At kasabay ng kanilang paglikha ng mga obra sa ganitong lapis ay nagpalaganap din ang kanilang hanay ng mga manifesto at sanaysay na kumakatawan sa kanilang teorya. Yung manifesto, ito yung masasabi natin, yung mga kanya-kanya po talaga silang mga ipinaglalaban. No? At hindi lang po sila nakatali sa tula, mayroon ding mga sanaysay at iba pang mga ng pampanitika na may kinalaman sa teoryang imahismo. At binibigyan din nga ng imahismo, no, naka-highlight na po dyan, ang pagpili ng tiyak na salita. So bago po talaga sila gumawa ng akda, ay tinitiyak nila na tama ang mga salitang gagamitin at may kalayaan po sa pagpili ng mga paksa at forma at ang paggamit ng mga salitang karaniwang ginagamit sa araw-araw. Dahil nga may isa silang revolution, they have to make sure na makaka-relate at madali itong mauunawaan ng sino mang babasa ng mga akdang may kinalaman sa teoryang imahismo. Okay? Karamihan po sa mga imahismo ng manunulat ay nagsusulat sa malayang verso. So karamihan po sa kanila ay malaya kaysa dun sa formal na may sukat. At sa paraan na ito, nagkakaroon ng istruktura ang tula. Okay? Ang imahismong pagdulog, ang pananaw na ito ay isang pamamalagay na kinakailangan gumamit ng konkreto, matipid at maingat ang paggamit ng mga salita upang makabuo ng isang malinaw at konkretong imahe. Okay? Tinututulan dito ang labis sa paggamit ng mga simbolismo kasi maaari po itong magdulot ng kalituhan. Katulad po nung kay kanina nga, no, yung binigay po natin halimbawa, kay Glock 9 yung upuan. Iisa lang talaga siya nakapokus, doon lang talaga siya sa upuan. Bakit doon lang? Kasi nga, ang focus dito ni Glock 9 is to inform everybody, especially the Filipino citizen, about those politician na alam natin na kurakot, na gusto lang makaupo sa pwesto. Di ba meron doon taupo-taupo, kumakatok siya sa bahay, but sa bahay na malaki. Pero yung bahay na malaki, the image itself, ito ay sumisimbolo doon sa Malacanang Palace. Di ba? Napakalalim eh, pero marami kang matututunan talaga. At sabi nga, labis ang paggamit. Pag labis talaga yung paggamit natin guys ng simbolismo, magkakaroon po talaga ito ng kalituhan sa sino man talagang babasa. Di ba? Ang tuwid ng paggamit ng imahin, ang naglalatag na tunay na kaisipan ng kanyang inihahaya bilang isang author. Okay? At ang tuon po ng imahismo ay sabi nga ay imahin dahil nga sa paniniwalang ang nagsasabi ng kahulugan ng tula. So pamagitan ng image na nagkakaroon po tayo ng mas malalim na kahulugan. Kinikilalang teorya ito ng kabuluhang pakaisipan at nandamdamin ng mga imaheng nakapaloob sa akda. Sa halip nga naman kasi na gumamit na ng mga gasgas o lumang image bago ang kanyang ginagamit. Luma ang karanasan ngunit nagiging bago ito at kaaya-ayang basahin ang tula dahil sa paggamit ng imahe or image. So ayan, makita natin dito, no, magsuri po tayo. Ayan, patulad po dito ng linyahan ni Mirna Prado, no, bakit kaya rito sa mundong ibabaw, marami sa tao ay sasalapi silaw. Kaya kung isa kang kapos kapalaran, wala kang pag-asang makyat sa lingkungan. Mga mahihirap ay lalong nasasadlak, mga mayayaman ay lalong umuulan. May kapangyarihan hindi sumusulyap, mga utang na loob mula sa may. Diba? So as you can see, may bawat linyahan po dyan ay may malalim na kahulugan. And if you will try to figure out kung ano yung image na ginamit niya, dun mo malalaman kung ano yung natatagong kahulugan ng tulang ito ni Mirna Prado. By the way, ang Panambitan ay isang wika, no? Wika o dialekto na nagmula po sa Bicol, ang ibig sabihin po ay panalangin. Okay? So, isasama po natin yan sa susuriin po ninyo because after ko pong ipakita itong mga slides na ito, ay gagawin po natin siya ng maikling pagsusuri
following the PowerPoint presentation format na ibinigay ko sa inyo the last time, okay? So yun lang yung lang yung format na susundin natin because yun yung talagang ginagamit po natin kapag tayo ay nagsusuri ng mga akdang pampanitikan. And this time, susuriin natin ito bilang bahagi ng teoryang imahismo. Okay? At ito yung pangalawang susuriin natin, yung pag-Islam, ang pagbibinyag ng mga Muslim. So, susuriin po natin kung ano ang ipinahihiwatig nito, no? Na isinulat po ni Elvira B. Estrabo, na hindi lamang mga Katoliko ang nabibinyagan. Pero this time para sa Muslim, kakaiba ang kanilang pagbibinyag. Kaya naman pag nabasa nyo yan, mapapaisip ka pero totoo po yan. Ano? Pati ang babae po ay tinutuli. So tingnan natin yan. No? Pag-uusapan po natin yan next time kapag po tayo imuling nagpamita. But you have to evaluate at suriin po yan mismo. Bahagi po ng akdang yan, Elvira B. Estrabo. Then, the third is Canal de la Reina ni Liwayway Arceo. So, iyan lang naman. Yan mismo, bahaging yan lang naman ang susuriin po natin. Okay? Then, next is ang Quintas ni Guy de Maupassant. No? Ayan, titingnan natin yan. Yan lang bahaging yan ha, susuriin. Hindi yung buo. Ayan lang talaga. And, part of your activity pa. Ayan. Ito. Dun sa kay Babong, yung aba, nakakabasa na pala. Ano ang imahe ang naiisip mo dito sa aba na kakabaso na pala ako ni Babong. Eh, kilala-kilala po yan si Babong. Okay? So, ayun lamang. Yan po ang ating gawain para sa teoryang imahismo. Susuriin po natin ang panambitan, ang pag-Islam, ang Canal de la Reina, ang Quintas. Ayan, magkadugtong po iyan. Ayan, bakit babae ang naguhugas ng mga pinggan ni Philomena Colandrino at itong aba nakakabasa na pala ako. So guys, ayan, yan lang mismo nasa PowerPoint presentation na yan. Yun lang mismo yung susuriin po natin. Ha? Hindi po natin, ayan lang kung ano yung nakapaloob mismo dyan sa bahaging yan po ng PowerPoint na yan. Huwag po tayong lumayo. Dyan lang po tayong mag-focus para po sa teoryang imahismo. Okay, after po nito ay meron po tayo sa Google Classroom na blank sheet, nakalagay na doon yung mismong teorya, yung PowerPoint, no? And yun po yung gagawin. Doon na po tayo magta-type. And again, don't forget po to include your picture while doing the task, no? Kasi talaga kailangan po natin yan as a mode of verification dahil sinasubmit po namin. Kino-compile ko po yung mga pictures ninyo. So we do have our teacher's portfolio at makikita doon na talaga namang nagtuturo ang mga guro. No, yun po. Kaya kailangan po namin yan. Kaya inihingi namin yung larawan ninyo. Ha? Kaya yung iba, wag nang mag-isip na ano ba yan? Ano ba mga pa-effect yan? Ano? Hindi po. Talagang kinakailangan namin na talagang yung larawan ninyo habang kayo po ay naka-uniforme, kahit naka-ano lamang. Alam nyo na po yan. Ano? And then, picture lang, isang picture attached na talagang patunay na ginagawa ng mga estudyante namin yung task na ibinibigay namin. So, iyan po ang ating gawain para sa teoryang imahismo. Okay? Sana'y maliwanag. At dalawang video ang ilalagay ko rito. No? Isang video para sa teoryang imahismo at isang video para sa teoryang, isa pang teorya na aking tatalakay. Okay, yan po ang gawain natin para sa teoryang imahismo. Maraming salamat. Meron pa pong isang video. Okay, so this time naman ay ating pag-uusapan ang teoryang realismo. Ayan. So sa teoryang realismo ay makikita naman natin yung katotohanan. As you can see in the picture, yung mismong mata po natin. Ang mata natin ang magsasabi kung ano talaga ang totoo. Kung ano yung nakikita ng mga author, iyon talaga yung kanilang inilalagay sa kanilang mga akda. Ito naman ang layunin ng kilusang realismo. No, sa kanilang mga akda, ilantad at ibunyag ang katotohanan kahit pangit ito. Okay?
Ang teoryang realismo ay tumatalakay po sa katotohanan sa lipunan. Karaniwan po nitong paksa ay ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad nga ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. So, sir, maaari po bang ang upuan na nabanggit niyo po kanina ay pumasok sa teoryang realismo? Yes, maaari. No, bagamat siya ay imahismo, ang main niya talaga is imahismo, pero isa sa kanyang ipinaglalaban ay ang katotohanan, no, na may korupsyon talaga sa ating pamahalaan. May mga katiwalian at kahirapan na diskriminasyon talagang nagaganap. Okay? Maaari po iyon. Ang layunin ng panitikan ay ipakita, yan po, ay ipakita ang mga karanasan at nasasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan sa makatotohanang pamamaraan. Ipinaglalaban po ng teoryang realismo ang katotohanan ng isang kagandahan. Kaya ang sabi ko sa inyo, kahit pangit ito, kinakailangan itong ilantad. Hindi puro kagandahan lamang. Ang realismong pampanitikan ay kabilang sa mga realistang pagkilos. Kung meron tayong imahismong kilusan, meron din tayong realistang mga kilusan. At ito po ay umusbong noong ika-19 siglo sa panitikan po ng mga taga-Pransya o mga Pranses at panitikan Ruso o mga taga-Russia. Umabot po ito hanggang hulihan ng ika-18 siglo hanggang simula ng ika-20 siglo. No, ito po yung realismong pampanitikan. So, sino ang tao sa likod po nito? Mas kilala siya bilang si Stendhal. Siya si Marie Henri Bayle. No, ito po ay manunulat noong ika-19 siglo. Kilala sa kanyang mga nobela na Le Rogue at Le Noir, Ang Pula at Ang Itim. Again, Le Rogue at Le Noir, Ang Pula at Ang Itim. At La Chaussee de Pomme, the Charter House of Parma. Okay? Ayan po yung kanyang mga akda. Okay? Bonjour, Monsieur Journal. No, bonjour, je m'appelle Monsieur Journal. Ayan. So, napapa-French na po tayo. No? Kaya medyo may alam po ako sa pagbigkas niya because yun nga, no? Nag-aral po ako ng konting French nung ako po ay nasa Lasal because that's part of our curriculum. No po? So part po ng aming pag-aaral doon ay ang matuto po ng foreign language. Okay? At ayun nga, si Gustave Flaubert. Okay, sumulat ng Madame Bovary. Maimpluwensyang nobelista ng kanyang panahon, tinaguri ang simbolo ng realismong panitikan sa kanyang bansa. So itong mga taong ito ha, ay ang haligi ng teoryang realismo. Talagang ito yung mga ipinaglalaban nila. So may iba't ibang pangkat ng pagsusuring realismo po sa panitikan. Ito po yung tinatawag nating pinong realismo or gentle realism. Ito po ay may pagtitimpi, ibig sabihin, eh medyo may pipigil pa. Ilahad ang kadalisayan ng bagay-bagay at iwinawaksi ang anumang pagmamalabis at kahindik-hindik na nangyayari sa paligid. So ibig sabihin, may iba't ibang uri ng realismo. Meron tayong pinong realismo, meron naman tayong senti-senti na realismo, sentimental na realismo naman po ang tawag po natin. Ito. Mas optimistiko, ibig sabihin mas positibo at inilalagay ang pag-asa sa damdamin kaysa kaisipan sa paglutas ng pang-araw-araw ng suliranin. Ibig sabihin, eh, mas mahalaga sa sentimental na realismo yung pag-asa, yung hope, no? Kaysa dun sa kaisipan kung paano lulitasin ang mga suliranin na nakakaharap dun sa araw-araw na nakikita sa paligid. Meron din po tayong psikolohikal na realismo. Inilalarawan ang internal na buhay o motibo ng tao sa pagkilos. Bakit nga ba kumikilos itong taong ito doon sa kwento? Ano nga ba ang katotohanan ng kanyang ipinaglalaban? Yung mental niya, yung kaisipan mismo nung karakter na iyon, yun yung nais nating tingnan doon sa, yun yung angulo na nais nating tingnan sa kwentong realismo. Okay? Kaya psychological na realismo. Guys, tandaan nyo po ito because again, you might encounter this during your midterm exam. Critical na realismo, inilalarawan naman dito ang gawain ng isang lipunang burgis upang maipamalas sa mga aspekto may kapangitan at pagpanlulupig nito. Okay, yung burgis, mga burgis, di ba sa history, alam natin yung mga burgis na talaga namang yung pagka-unfair ba ng mundo kasi may mayaman at mayroong mahirap.
sosyalistang realismo, ginagabayan at tsoryang Marxismo sa paglalahad ng kalagayan ng lipunang maaaring mabago tungo sa pagtayo ng lipunang pinamumunuan ng mga anak pawis. Ito yung mga kwento na may kinalaman sa mga pagwawelga, bakit sila nagwawelga, sapagkat na ipinaglalaban sila sa sosyalismo sa lipunan. Kasi kung hindi sila magwawelga against the company, ay hindi nila makukuha yung benepisyon na dapat ay makuha po nila. Kaya ayan, no, mga anak pawis. Mga anak ng mahirap, mahiwagang realism or magic realism, pinagsasanib natin dito yung fantasy at katotohanan ng may kamalayan. Higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kaganda. So guys, there's something magic, there's something fantasy. May konting pantasya or kapangyarihan, but then again, mas nananaig pa rin ang katotohanan. Kumbaga, may pinaglalaban sila, ginamit lang nila yung parang konting pantasya, siguro para maakit po yung mga batang mambabasa. So ang ating gabay na katanungan, anong pangyayari sa akda, tula, kanta ang nagpapakita ng layunin ng tsoryang realismo? So guys, dito siguro pipili lang po tayo ng isang akda. No, medyo marami-rami po itong ating gagawin, pero bibigyan ko naman po kayo ng sapat na panahon para tapusin po ito. No, until tomorrow, sana po ay maipasa ang dapat gawin. Huwag po tayong tumunga nga lamang dahil madami-dami ito, kung nais po natin matapos na, tapusin na po natin. Okay, until tomorrow at 8 a.m. Okay, dapat po ay matapos natin itong lahat. Okay, saang parte ng akda, tula, kanta, matatagpuan ang pagpapahalaga sa katotohanan kaysa sa kagandahan ng buhay? So pili lang po tayo ng isang akda na papasok po itong teoryang realismo. Tapos suriin natin, sagutin lang lamang natin yung dalawang yan. And then again, using the format pa rin doon sa docs na documents na kasama ng i-upload po nitong aking video po ng pagtuturo sa inyo ngayong araw. Okay, so sana maliwanag po sa ating lahat. Ang pagsusumiti po ay until tomorrow at 8 a.m. ay pasa po natin lahat ng ating dapat tapusin at ang ating dapat gawin. Una is po natin na mas matapos tayo ng mas maaga, mas mainam, mas maganda. Okay? Muli, maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong pakikinig at sa susunod na linggo na tayo magpapangita, because I believe that will be our last meeting for this school year, and our next meeting will be next year na po ulit during January. And pagbabalik po natin, we have to prepare ourselves para po sa ating nalalapit na midterm exams. Okay? Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako si Ginoong Junel, ang inyong guro para sa kursong Panitikang Pilipino. God bless!